Bago ba natin silang customer? Kaswal na tanong ni Esmeralda habang nakatingin sa tatlong lalaki na pumasok sa kainan na nagngangalang karinderya ni Nina, kung saan din ay 2 taon na siyang nagtatrabaho. Oo, Esme. Mga engineer sila. Last week sila nagumpisang kumain dito. Dun sa ginagawang building sa kanto sila nagtatrabaho. Sagot ni Gemma, isa sa kanyang mga katrabaho. Ngayon lang nakita ni Esmeralda ang mga ito kung kaya't hindi siya pamilyar. Kakabalik lang ng dalaga ngayong araw mula sa isang linggong pahinga. Nagkasakit siya at mabuti na lang ay hinayaan siya ng kanilang amo na magpahinga. Mag-isa lamang si Esmeralda Antonio nang itapak niya mga paa sa Maynila upang maghanap ng trabaho para sa kanyang mga kapatid at lola. 27 years old na siya at pangalawa siya sa kanilang magkakapatid. Ang mga magulang niya ay may kani-kanya ng pamilya at iniwan sila sa kanilang lola Teresita sa probinsya ng Iloilo. Ang kanyang ate na si Evelyn ay nagtatrabaho rin sa Maynila bilang maid upang mapag-aral ang bunso nilang kapatid na si Erlyn. Kahit pareho silang nasa Maynila ni Evelyn, hindi pa napupuntahan ni Esmeralda ang mansyong pinagtatrabahuhan nito. Ngunit madalas silang magkausap sa telepono upang magkamustahan. Mabilis na tumayo si Esmeralda nang mapansing nakahanap na ng bakanting upuan ng mga lalaki. Lumapit siya sa mga ito habang hawak-hawak niya sa kamay ang menu ng karinderya. Magandang tanghali mga sir. Kukunin ko pong order niyo. Saad niya nang makalapit sa grupo. Napalingon naman kaagad sa kanya ang mga ito. Ano bang menu niyo ngayon, miss? Tanong sa kanya ng isang morenong lalaki. Ang menu po ngayong araw ay adobo, kare-kare, sinigang at... Naputo lang sasabihin niya nang biglang tumayo ang isang lalaking may bigote at tumingin sa kanyang likod habang kumakaway. Engineer Salguero, akala namin hindi ka nasusunod. Bakit ang tagal mo? Tanong ng lalaki at sumunod niyang narinig ang halakhakan ng mga kasama nito. Napalingon naman si Esmeralda sa kanyang likuran at mabilis nakita ang isang pawisang lalaki na naglalakad papalapit sa kanila. Nakakunot ang noon nito dahil sa tirik na araw. Nakasuot din ito ng reflective vest jacket. Sa kabila ng pagkakunot ng noon nito ay kapansin-pansin pa rin ang kagwapuhan ng lalaki. Matangos ang ilong nito at may kaputian ng balat. Mukha itong seryoso sa kabila ng pang-aasar ng mga lalaking sa tingin niya ay katrabaho nito. Hindi na napansin ni Esmeralda na nakalapit na ito sa kanila. Kaagad niyang naamoy ang panlalaking pabango nito. Pinigilan niya na sumingap ng sandaling tumingin ito sa kanya bago umupo sa bakanting upuan kasama ang mga lalaki na hindi pa rin tumitigil sa pagtatawanan at kantsawan. May nasikaso lang ako sa site. Baritonong wika ng lalaki nang tuluyan itong makaupo sa tabi ng mga kasama. Sakto ang pagdating mo, engineer. Mag-order pa lang kami. Sabi ng lalaking moreno at nilingon si Esmeralda. Ano nga ulit ang menu ngayong araw, miss? Napakurap naman ang dalaga at mabilis na ibinaba ang tingin sa menu. Hindi siya makapaniwalang nawala siya sa sarili noong dumating ang lalaking tisoy at may kapugian. Angat na angat ang itsura nito sa mga kasama. Mabilis na sinabi ni Esme ang menu at nilista ang order ng mga lalaki. Pagkatapos ay kaagad siyang umalis. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Nang maihanda na niya ang order ng mga ito na 2 mangkok ng adobo at kare-kare, 4 na kanin at soft drinks, ay muli siyang bumalik sa table ng mga ito at nilapag sa lamesa ang mga tray na naglalaman ng mga order ng mga ito. Nang matapos kumain ng mga lalaki at umalis, ay mabilis siyang bumalik sa mesa ng grupo at niligpit ang mga pinagkainan ng mga ito. Ngunit natigilan siya at mabilis na napakunot ang noo nang makitang may 5,000 na nakaipit sa mangkok. Kinuha yun ni Esmeralda at pinagmasdan. Naiwan ba nila to? Tanong niya sa sarili at nilagay ang pera sa kanyang bulsa. Ibabalik na lang ngayon bukas kapag bumalik ang mga lalaking yun. Samantala, sa loob ng construction site kung saan nagtatrabaho si Adler, ay hindi siya tinitigilang tuksohin ang kanyang mga katrabaho. Ikaw na ang pinakagalating customer para magbigay ng ganung kalaking tip sa waitress na yun. Wika ni Eman, nakatulad niya ay isa ring engineer. Focus on your work. Imbes ay sagot niya at pinagpatuloy ang pagtitingin sa gusaling ginagawa. Totoong nag-iwan siya ng 5,000 piso sa mesa ng karinderya kanina sa lamesa para sa dalaga. Hindi naman yun bago dahil madalas naman niya yung gawin sa mga kinakainan nilang karinderya.
Ngunit ngayon lang siya nagbigay ng ganun kalaking tip para sa isang waitress. Sino mo mag-aakala na ang ganoong kagandang babae ay isang waitress? Kung hindi pa nakita ni Adler ang suot nito ay hindi niya mapapansin na isa itong waitress. Bilugan ang mukha ng dalaga dahil nakapusod ang buhok nito. Meron itong mapungay na mga mata. Medyo makapal ang mga kilay nito. Matangos ang ilong at mapupula ang labi na sigurado ang lalaki na magbabayad ng milyon ang mga tao upang magkaroon. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos dahil naaalala pa rin niya ang ganda nito. Ay, ano ba naman at naiisip kong waitress na yun? Crush ko ba siya? Wika niya sa sarili na naiiling. Isang civil engineer si Adler. 29 years old na siya ngayon. Kahit sobrang nakakapagod ng kanyang trabaho ay hindi siya sumusuko. At passionate pa rin dahil mahal niya ang pagiging isang inhinyero. Ang pagkamatay ng kanyang ama na si Armand Salguero ay naging motibasyon niya upang makarating siya kung nasaan man siya ngayon. Ang kanyang ina na si Adeline Salguero na lamang ang meron siya. Single mother ito na mag-isa siyang itinaguyod. Bata pa lang siya nang pumanaw ang kanyang ama. Hindi ipagpapalit ni Adler sa kahit anong bagay ang ngiti ng kanyang ina sa tuwing ipinagmamalaki siya nito dahil sa kanyang mga achievements sa buhay. Lumaki sa hirap si Adler kahit na nakatira sila sa isang lumang mansyon na siya lamang tanging ibinigay ng kanyang lolo at lola. Galing sa mayamang pamilya ang kanyang ina, ngunit tinakwil ng mga magulang ang ginang dahil nag-asawa ito ng isang mahirap na lalaki. Tinanggalan ito ng mana at namuhay sila na isang kahit isang tuka. Isa ring engineer ang daddy niya at ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho bilang office clerk. Maayos naman sana ang buhay nila kaya lamang ay maagang namatay ang daddy niya. Kaya nagsikap siya na maging isang ganap na engineer. Lahat ng naipundar niya ngayon ay dahil sa sariling pagsisikap. Ang sabihin mo, Engineer Salguero, type mo yung waitress. Kantsaw ni Eman at nagtawanan ang mga construction workers na nakikinig sa kanilang usapan. Lumingon ang isa sa mga ito at nagsalita. Sino bang waitress sa karinderyang yun? Yung maputing babae na palagi nakapusod ng buhok? Oo, siya nga. Bago ba yung waitress sa karinderya ni Nina? Ngayon lang namin siya nakita. Sagot ni Eman at napalingon naman si Adler sa kanilang pinag-uusapan. Si Esmeralda yon, pero mas kilala siya bilang Esme. Maganda talaga yung babae at maraming sumusubok mandigaw dun. Matagal na siya nagtatrabaho sa karinderya. Sagot ng construction worker na roon lamang nakatira sa lugar kaya kilala si Esme. Esmeralda? Saad ni Adler sa kanyang isip. Her name is beautiful just like her. Ngunit nagtataka siya kung bakit hindi nila ito nakita noong ilang beses silang kumain sa karinderya. Matagal na pala siyang nagtatrabaho dun. Bakit ngayon lang namin siya nakita? Chismosong tanong ni Eman at wala sa sariling napatango si Adler dahil gusto niya ring malaman. Nagkasakit kasi si Esme kaya isang linggong nawala. Parang nga siya ang puhunan ni Nanina dahil sa ganda niya eh. Ang dami tuloy bumibiling mga lalaki ron. Pero ang gusto lang naman ay makita si Esme at mapormahan. Biglang singit sa kanilang usapan ang isa pang construction worker na naghahalo ng simento. Hindi naman mawala yun sa isip ni Adler habang nagpapatuloy ang kanilang trabaho. Hindi naman na talagang nakakapagtaka yun dahil natural na maganda si Esmeralda. Ngunit ngayon lang siya nagandahan ng sobra sa isang babae na gusto niya itong makuha. Kaya hindi siya papayag na hindi sa bisig niya uuwi ang dalaga. Lalo pat nalaman niya na marami palang pumuporma rito. Sa kabilang banda, pauwi na sa Esmeralda sa maliit na bahay na kanyang inuupahan. Naglalakad siya sa kalsada at ramdam niya ang pagod sa kanyang buong katawan dahil sa buong araw na pagtatrabaho. Lumikmo siya sa kanto at bumungad sa kanya ang ginagawang building na malapit lamang sa bahay na tinutuluyan niya. Isang linggo siyang nagpahinga sa bahay kaya hindi niya napansin na may ginagawa ng construction doon. Kusang napahinto si Esmeralda sa paglalakad nang makita ang lalaking kumain sa kanilang karinderya kanina. Galing ito sa loob ng ginagawang construction at may dalang measuring tape. Bago pa ito tuluyang makapasok sa loob ay mabilis siyang nagsalita. Sir Engineer! Sigaw niya. Akala ng dalaga ay hindi nito narinig ang pagsigaw niya dahil sa ingay ng mga makina sa loob ng site. Ngunit huminto ito sa paglalakad at nilingon siya. Kaagad niyang nakita ang gulat sa mga mata nito, ngunit mabilis ding nawala. Nagmadaling namapit si Esmeralda at nilabas ang 5,000 pera mula sa kanyang bulsa.
Nakita ko po ito sa lamesa niyo kanina. Naiwan niyo po siguro. Hindi ko na muna binigay sa amo ko dahil bala ko nga ibalik sa inyo bukas. Kinakabahang wika niya. Nakita niyang bumaba ang tingin ng gwapong engineer sa palad niyang may hawak na pera. That's for you, miss. Seryosong sagot ni Adler sa kanya dahilan upang magulantang siya. Ano po? Takang tanong niya. Narinig niya ang malakas na pagmuntong hininga ng lalaki. Hindi namin naiwan yung pera na yan. Para sa'yo yan, miss. Consider that a sour tip for you dahil maganda ang service niyo sa karinderya. Pero ang laki po nito, Sir Engineer. Hindi ko matatanggap ang ganito kalaking tip. Pagpupumilit ni Esmeralda at nilalapit ang kanyang kamay sa lalaki upang kuhain ito ang pera. No, it's okay. Tanggapin mo na. Wika nito at mahinang tinulak ang kanyang kamay na parang sinasabi na tanggapin na lamang ngayon. Hindi naman mapigilan ni Esmeralda na papangiti dahilan upang mapaawang ang labi ng lalaki. Talaga po ba? Kung ganun ay salamat, sir. Malaking tulong to sa akin. Pagpalain po sana kayo lalo ng Diyos. Nakangiti saad niya. Ipapadala niya kaagad ang pera sa kanyang lola sa Iloilo. Cut the sir. I'm Engineer Adler Salguero. You can call me by name. Wika nito sa kanya at napatango naman ang dalaga. Ako naman po si Esmeralda, pero mas gusto kong tinatawag akong Esme. Nakangiti niyang pakilala. Nice to meet you, Esme. Anyway, nagde-deliver ba kayo ng pagkain? Opo, kung malapit lang ang pagdadalhan. Ganun ba? Mabuti naman. Alam mo kasi madalas ay busy kami rito sa site, kaya hindi na kami nakakapunta sa karinderya para kumain. Nagpapadeliver na lamang kami. Kung ayos lang sana na ikaw lang ang magdala ng pagkain dito bukas, dodoblihin ko ang bayad. Ngumiti naman si Esmeralda. Ayos lang po, malapit lang naman tong site sa karinderya kaya wala pong magiging problema. Okay then, that's good. Can I have your phone number? Sandaling kumunot ang noo ng dalaga. Para saan po? I will just text you kapag masyado kaming busy at hindi makakapunta sa karinderya. Saka para maitanong ko na rin kung anong available menu nyo para maka-order kami. Paliwanag ni Adler. Kagad namang tumango si Esme at binigay ang kanyang number sa binata. Engineer Salguero, hinahanap ka na rito sa loob. Sino ba yung kausap mo? Narinig nilang sigaw ng kung sino sa loob ng gate dahilan upang mapatingin doon si Adler. Papunta na! Sigaw nito at muling nilingon si Esme. I have to go back to my work daw. Nice meeting you again, Esme. Ganoon din po ako. Maraming salamat ulit, Adler. Pinanood niyang pumasok ang lalaki sa loob ng construction site bago siya mabilis na umalis at naglakad pa uwi sa kanyang tirahan na para siyang lumulutang sa ulap. Hindi na niya maramdaman ang pagod na nararamdaman niya kanina dahil sa pag-uusap nilang dalawa ng lalaki. Si Adler ang tipo ng lalaki na pinagpapantasyahan ng mga babae kaya hindi mapigilan ni Esmeralda na makaramdam ng tuwa sa kanilang mag-iksing pag-uusap. Simula ng araw na yon ay nagtuloy-tuloy ang kanilang interaksyon. Sa tuwing kakain ng lalaki kasama ang mga katrabaho nito sa karinderya at sa tuwing magkahatid si Esme ng pagkain sa pinagtatrabahuhan ng mga ito. Isang tanghali ay inip na naghihintay si Esme sa pagbabalik ni Gemma upang makapagpahinga na siya at makakain dahil kanina pa siya nagugutom. Umalis ang katrabaho kaya siya munang nag-asikaso sa mga customer nila. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng babae. Nasaan ka na ba, Gemma? Kanina pa ako nagugutom dito at gusto ko na talagang magpahinga. Wala pa akong kain simula kaninang umaga. Ang daming customer, busy rin ang amo natin sa counter. Tanong niya rito sa kabilang linya. Bakit hindi ka kumain ng almusal? Sabi ng isang boses lalaki na pumukaw sa atensyon niya. Halos mabitiwan ng dalaga ang kanyang cellphone sa narinig. Adler? Gulat niyang wika at tiningnan ang number na kanyang tinawagan. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang number ng binata ang kanyang natawagan. Dahil na rin sa gutom at pagod kaya hindi na niya na-check ng maigay kanina ang dinadayal. Engineer, ikaw pala yan. Pasensya na. Akala ko si Gemma ang natawagan ko. Wrong dial pala. Sige ha. Bigla namang namatay ang tawag, kaya nagpatuloy na lamang siya sa trabaho at sa paghihintay kay Gemma. Ngunit hindi ito ang dumating kundi si Adler na may dalang paper bag at may suot pang reflective vest jacket.
Lumapit ito sa kanya at nilapag sa harapan niya ang dalang paper bag. Eat this. Hindi kita masasamahan kumain dahil may trabaho pa ako sa site. At sa susunod, huwag ka nang magpalipas ng gutom. Saan ni Adler habang nakatingin sa kanya? Maraming salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. Marami naman pagkain sa karinderya. Wika ni Esmeralda. Ngumiti naman ito sa kanya at napatingin sa kanyang mahaba at alon-alon na buhok. Your hair is naturally curly. Imbes ay tanong ni Adler at tumingin sa kanya. Saka napansin ng dalaga na hindi nakapusod ang kanyang buhok. Oo, ayaw ko lang sa kulot kong buhok kaya gumagamit ako ng hair straightener. Nagmamadali ako kaninang pumasok kaya nakalimutan kong gawin. Paliwanag niya. Tumango naman ito at muling tumingin sa kanyang buhok. I prefer your curly hair because that's a natural you. And you look more beautiful with your curls. Thank you. Sagot niya. Tumango ito sa kanya at nagpaalam na. Hinatid na lamang niya ito ng tingin. Nang mapag-isa sa mesa ay bumaba ang tingin niya sa paper bag. Napahawak siya sa dulo ng kanyang buhok at kusang napangiti sa hindi niya malamang dahilan. Humupa na naman ang mga customer sa karinderya kaya nag-lunch break na siya at kinain ang bigay ni Adler na pagkain mula sa sikat na fast food chain. Nang sumapit ang Linggo ay nagpunta ng palengke si Esmeralda para mamili ng kanyang supplies. Pauwi na siya nang makasalubong sa daan si Eric na may hawak na sigarilyo sa kamay. Isa ito sa mga lalaking sumusubok na ligawan siya. Esme, pauwi ka na ba? Nakangiting tanong nito. Naiilang matumango si Esmeralda bilang sagot. Wala siya sa mood na kausapin to. Gusto mo bang tulungan kita? Mukhang mabigat ang dala mo. Wika pa nito at bumaba ang tingin sa mga dala niya. Hindi na, baka maabala pa kita. At saka malapit lang naman dito ang bahay ko. Pilit siyang umiti. Hindi siya komportable sa presensya ng lalaki, lalo na sa paraan ng pagngiti nito sa kanya. Hindi mo naman ako naaabala, Esme. Natutuwa pa nga akong tulungan ka eh. Sinubukan itong hawakan ng basket niya, kaya napatras ka agad ang dalaga at napalunok. Eh, hindi na, Eric. Ayos lang ako. Kinakabahang wika niya, dahilan upang mawala ang ngiti ng lalaki. Bakit? Ikaw na nga tinutulungan ng arte mo pa. Hindi porkit maganda kang babae, Emma. Mabilis na naputol ang sasabihin ni Eric nang may magsalita mula sa kanyang likod. What's happening here? Seryosong tanong ng isang pamilyar na lalaki. Nang lingonin ito ni Esmeralda ay nalaki ang mga mata niya nang makita si Adler. Tinutulungan ko lang si Esme, pare. Nakangiting sagot ni Eric, ngunit na natiling seryoso ang mukha ni Adler. But she looks like she doesn't need your help. Mabigat ang dala niya. Sigurado akong kailangan niya ng tulong. Pagpupumilit ni Eric at sinubukang hawakan muli ang basket sa kamay ni Esme. Ngunit kaagad na mahigpit na hinawakan ni Adler ang braso ng lalaki. Don't touch her. Inis na wika ni Adler. Nag-init ang ulo ni Eric. Huwag mo nga akong Englishin dito. Kailangan niya ng tulong ko. Pasigaw na katwiran nito. Mabilis na binawi ang kamay kay Adler. She doesn't need your help. Wika ni Adler at hinawakan ang kamay ni Esmeralda para umalis na sila. Ngunit mabilis na hinatak ni Eric ang braso ng dalaga. Dahilan upang bigla itong bumagsak sa semento dahil sa bilis ng pagsuntok ni Adler dito. Kakasabi ko lang na huwag mo siyang hahawakan, di ba? Inis na wika ni Adler kay Eric. Adler, umalis na tayo. Natatakot na yaya na ni Esmeralda. Tumango na lamang ito at kinuha ang isang basket na bitbit niya at sinamahan siya ng binata na umuwi. Pagkatapos ng mahabang katahimikan habang naglalakad, ay nagsalita si Esmeralda. Sigurado ka bang hindi kita naistorbo? Baka may gagawin ka pa sa site? Tanong niya. No, it's okay. Hindi mo ako naistorbo. Palagi ka bang ginugulo ng lalaking yun? Medyo, pero ngayon lang siya umakto na ganun sa akin. Don't worry, hindi na yun makakalapit sa'yo. Salamat sa pagtatanggol. Wala yun. Buti nga napadaan ako kanina. Oo nga pala. Namalengke ka rin ba? Hindi, kumain lang ako sa isang fast food dyan. Sandali silang natahimik, pero sa huli ay si Esme rin ang bumasik sa katahimikan. Mahirap pong maging isang engineer, Adler? Tanong niya. Nilingon naman siya nito bago mahinang tumawa. Dahilan upang mapatulala siya sa mukha ng lalaki.
Yeah, mahirap at masakit sa ulo. Pero wala namang mahirap kung mahal mo ang profesyon mo. Totoo yan. Pero para sa ibang tao na katulad ko, maraming hadlang sa amin ang pagkuha ng gusto naming profesyon. Isa na rin sana akong ganap na teacher ngayon kung hindi ko lang kailangang huminto sa pag-aaral para makatulong sa pamilya. Pero hindi pa naman huli ang lahat para matupad ang mga pangarap mo, Esme. Sagot nito. Tumango naman ang dalaga bilang pagsang-ayon. Alam kong hindi pa huli, pero may mga dapat kasi akong ipriyoridad at kailangan kong isakripisyo ang pangarap ko. Mas kailangan ng bunso naming kapatid na makapag-aral. Well, I get it. Pero tandaan mo rin na anytime, pwede ka pa rin bumalik sa pag-aaral. Sana nga. Anyway, where do you live, Esme? Mag-isa ka lang ba sa bahay? Tanong ni Adler. Oo, nasa probinsya ang kapatid ko at lola ko. Yung ate ko naman narito rin sa Manila pero namamasukan na ka sa bahay. If it's okay to ask, nasaan ang mga magulang niyo? Tanong nito at napangiti naman siya dahil nararamdaman niyang kinakabahan si Adler. Okay lang. May kanya-kanya na silang pamilya kaya ang nangyari, iniwan kami kay lola na siya namang nag-alaga sa akin. At hindi kami iniwan kahit kailan. Nakangiting sagot ni Esmeralda. I'm sorry to hear that. Ayos lang, ano ka ba? Sanay na rin ako sa ganyang tanong dahil madalas nagtataka mga tao kung bakit ako nagtatrabaho kaysa mag-aral. Mas bagay daw sa akin maging kolehiyala o magtrabaho sa mga opisina kaysa maging waitress. I agree. Pero sigurado akong proud ang mga kapatid mo at ang lola mo sa'yo. Sinakripisyo mo mga pangarap mo para sa kanila. Saad ni Adler. Nasa isip nito ay kung gaano kabuting tao at kapatid ng dalaga. Alam ko kasing magiging worth it ang mga sakripisyo ko. Wika ni Esmeralda. Ikaw, Adler, kasama mo pa rin ba ang mga magulang mo sa bahay o bumukod ka na? Nakaramdam ng kaba ang dalaga nang mawala ang ngiti ni Adler. Babawiin na sana niya ang tanong ngunit naunahan na siya ng lalaki sa pagsasalita. Nakabukod na ako dahil na rin sa trabaho ko. Umuupa lang ako ng apartment. Hindi pa ako makabili ng sariling kondo dahil inuuna ko munang ibalik kay mami yung mga sakripisyo niya sa akin. Namatay si dad nung bata pa lang ako. Kaya kaming dalawa na lang ni mami ang magkaramay. Sagot nito at ngumiti sa kanya. Pasensya na, Adler. Hindi ko na lang sana tinanong. Sabi niya at nararamdaman ang kung anong bumabara sa kanyang lalamunan. It's okay, Yasmi. Masakit pero kailangan magpatuloy sa buhay. Namatay si Daddy sa heart attack. Siya ang naging inspirasyon ko upang maging isang engineer. Dati pa eh, palagi niyang sinasabi sa akin na magiging isang mahusay akong engineer. Dahil nakitaan niya ako ng hilig sa paggawa ng bahay at building using my Lego noon. And sometimes clay, o kaya yung mga kahoy na nakikita ko sa bakura namin. At mukhang hindi nga siya nagkamali sa sinabi niya. Dahil sa tingin ko ay isa kang mahusay na engineer. Sigurado akong proud siya sa'yo, Adler. Salamat, Esme. And I hope one day ikaw din, matupad mong maging isang mahusay na guro. Noong gabing yon ay mas nakilala pa ni Esmeralda ang lalaki at ganun din ito sa kanya. Natutuwa ang dalaga dahil sa kabila ng matagumpay na karir nito ay marunong pa rin itong magpakumbaba at hindi naging dahilan upang lumaki ang ulo nito at ratuhin ng mababa ang ibang tao. Samantala, nang makauwi si Adler sa kanyang apartment, ay biglang tumawag ang kanyang ina. Nakangiti niya itong sinagot. I missed you na, anak. Kailan ka mabibisita rito sa mansyon? Ramdam niya ang lungkot sa boses nito sa kabilang linya. I missed you too, Mom. But I can't visit you yet because I still have work here. Kailangan ko magsipag at kumita ng maraming pera para hindi ka natumira sa mansyon na yan. Sagot ni Adler. Natutuwa ang lalaki na kahit papaano ay naibabalik na niya ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina sa kanya. Ang gusto lang niya ay maayos na buhay para sa kanilang dalawa. Hindi maitatago ni Adler ang galit niya sa pamilya ng kanyang ina dahil sa ginawa ng mga ito sa ginang. Para sa kanya ay walang kwentang dahilan ang tanggalan ng mana ang kanyang ina dahil lang nag-asawa ito ng mahirap. Kamusta naman ang buhay mo riyan? Sa halip ay tanong nito sa kanya. It's still the same but I met a girl, Mom. She's so beautiful. And I think I already like her. Nakangiting wika ni Adler habang iniisip ang mukha ni Esmeralda. Wow, ngayon ka lang may kinuwento sa aking babae, anak ha.
narinig niya ang tuwa sa boses ng ina. I bet that you really like her. Yes, Mom. It's because that girl, she's the one I'm going to marry. So be ready for that. Masaya akong malaman na may nagugustuhan ka ng babae, anak. Sana'y makilala ko na rin siya. Wika ng kanyang mommy sa kabilang linya. Soon, Mom. Soon. Sigurado ako magugustuhan mo rin siya. Ilang minuto pa silang nag-usap bago ibaba ni Adler ang tawag. Nang gabing yon ay plinano niya sa kanyang isipan kung paano niya sasabihin ang kanyang nararamdaman para kay Esme. Samantala, sa bahay ng dalaga, malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin siya makatulog dahil sa mahabang pag-uusap nila ni Adler kanina. Nagpatuloy rin ang madalas na pagde-deliver ni Esme ng order ng pagkain tuwing tanghali sa site. Masyado kasing abala si na Adler kaya hindi na makapunta sa karinderya. Hindi rin nakaiwas ang dalaga sa pang-aasar ng mga tao sa construction site. Gusto mo si engineer, no? Tanong ni Eman sa kanya isang tanghali. Paalis na sana siya sa site nang makasalubong niya ang lalaki. Nakilala na rin niya ang ibang mga engineer at mga trabahador roon. Ginagalang ng lahat si Adler bilang head engineer ng mga ito. Kumunot naman ang naon ni Esmeralda sa narinig. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng kaba sa uri ng tanong ni Eman. Magkaibigan lang kami ni Engineer Salguero, sagot niya rito. Mas lalong lumawak ang ngisi ni Eman sa kanya na tila nang aasar. Ganun ba? Tumango naman si Esmeralda bilang sagot at mabilis siyang binalot ng pagtataka noong mawala ang ngisi ng lalaki. Alam mo na ba ang tungkol sa pag-alis niya, Esme? Tanong nito. Nawala na ang nang-aasar na boses. Pag-alis? Anong sinasabi mo? Aalis ba siya? Tapos na ang kontrata niya rito? Sunod-sunod na tanong niya. Nakaawang pa ang labi dahil sa gulat. Nakita niya agad ang pagkunot ng noo ni Eman habang nakatingin sa kanya. Hindi mo ba alam na aalis siya? Hindi ko alam. Saan nga ba kasi siya pupunta? Sa New York. Kapag natapos ng contract niya rito sa ginagawa naming project, iaalis na kagad siya ng bansa. May nag-offer kasi sa kanya ron ng trabaho at malaki ang sweldo kumpara rito. Hindi nakagalo si Esmeralda sa kanyang kinatatayuan pagkatapos yung marinig. Parang binuhusan ng kanyang buong katawan ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung bakit siya apektado kayong magkaibigan lang naman sila ni Adler. Tumingin siya kay Eman at nagsalita. Ganun ba? Mabuti naman. Mabilis siyang yayaman. Magaling at matalino naman si Adler kaya deserve niya yon. Tama ka. O siya, sige, babalik na ako sa trabaho. Ingat, Esme. Tumangwa lang siya at nilisa na ang site. Hanggang makauwi si Esmeralda sa kanyang bahay ay iniisip niya ang tungkol sa nalaman. Nagtataka siya kung bakit hindi yun sinasabi ni Adler sa kanya. Gayunpaman ay hindi niya sinabi sa lalaki na alam na niya ang tungkol sa bagay na yon dahil hinihintay niyang ito mismo ang magsabi sa kanya. Ngunit lumipas na ang ilang buwan, ang Pasko at sumapit na lamang ang New Year ay hindi pa rin ito nasasabi sa kanya na mag-a-abroad ito kahit na madalas silang magkasamang dalawa. Naisip din niya ang posibilidad na baka biniro lamang siya ni Emma noon. Kaya lamang ay lahat ng engineer na nasa site ay alam ang tungkol sa pag-a-abroad ni Adler. Sa bagay, sino ba siya sa buhay ni Adler upang sabihin nito sa kanya ang tungkol doon? Hey, you're spacing out. Kanina ka pa tahimik. Hindi ka ba masaya sa New Year ngayon? Narinig niyang tanong ni Adler sa kanyang tabi. Nasa labas sila ng karinderya at naghihintay na sumapit ng alas 12. May mga kasama sila na naghihintay din ng oras at ng fireworks display. Pero medyo malayo ang pwesto nila sa mga kasama nila. Hindi umuwi si Esme sa Iloilo dahil mahal ang pamasahe. Pinadala na lamang niya ang pera sa lola at kapatid niya roon. Si Adler naman ay nagpa siyang manatili na lamang din sa apartment dahil hindi naman sila nagsiselebrate ng kanyang ina ng bagong taon mula nang mamatay ang kanyang ama. Kaya naisip nilang sila-sila na lamang ang magsiselebrate sa may karinderya kasama ang mga taong naging kaibigan na rin nila sa lugar. May iniisip lang ako, sagot ng dalaga. Pangalawang taon ko na kasing ipagdidiwang ang bagong taon na hindi kasama ang mga kapatid ko at si Lola. Pagsisinungaling niya. Totoo na hindi pa rin siya sanay na hindi ipagdiwang ang Pasko at bagong taon kasama ang mga mahal niya sa buhay. Ngunit hindi yun ang bagay na bumabagabag sa kanyang isip sa mga oras na yon. Walang iba, kundi ang pag-alis pa rin ni Adler. Sa mga nagdaang buwan kasi na lagi silang magkasama,
Ramdam ni Esme na nahuhulog na siya sa binata. You must really miss them. Who knows, next year buo na kayo ulit. Tumango naman si Esmeralda. Magsasalita sana siya ngunit nakarinig siya ng malakas na putukan. Senyales na sumapit na ang alas 12. Napatingala agad sa langit ang dalaga at mabilis na umawang ang kanyang labi habang pinapanood ang mga fireworks na nagbibigay kulay sa langit. Napatingin naman si Adler sa kanya habang siya'y abalang namamangha sa mga fireworks sa langit. Kinuha ng binata ang itim na box sa bulsa nito at nanatiling nakatingin sa kanya. Hindi ito nagsasawang pagmasdan ang ganda niya. Sa mga lumipas na buwan na sila'y laging magkasama, mas nakilala pa nito si Esmeralda. Dahilan upang mas lalo nitong magustuhan ng dalaga. Esme, I have a gift for you. Wika nito sa malambing na boses. Napalingon naman si Esmeralda kay Adler. Mabilis niyang nakita ang itim na box na hawak nito. Saktong alas 12, maingay ang paligid at ang langit ay makulay dahil sa mga paputok. Sa mismong oras ng pagpapalit ng taon, ay pinagtapat ng lalaki ang nararamdaman nito para sa dalaga. Alam mo, Esme, sinabi ko sa sarili ko noon na wala akong panahon para magkagusto sa mga babae dahil madalas talaga ay busy ako. Pero isang tanghaling tapat ang nagbago sa akin. Yun ang tanghaling na hindi ko makakalimutan dahil yun ang unang beses na nakita kita. At yun ang unang beses na may babaeng nagpatibok ng puso ko. Masuyong pagtatapat nito. Napaawang naman ang labi ni Esmeralda dahil sa narinig. Nanatili siyang nakatingin sa lalaki at ganoon din to sa kanya. Pinigilan ko naman ang sarili ko na mahalin ka, Esme. Pero wala rin kwenta yun dahil niloloko ko lang ang sarili ko kung sasabihin kong hindi kita mahal. Dugtong pa nito. Punong-puno ng kaba ang lalaki ngulit ayaw nitong ipahalata. Mahal kita, Esmeralda. Unang beses pa lang kitang nakita. Alam ko na ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa future ko. Napatakip naman sa bibig ang dalaga dahil sa nalaman. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Sa kabila ng ingay ng paligid, malinaw niyang narinig ang mga sinabi ni Adler. Nakita niyang binuksan nito ang maliit na box at kaagad niyang nakita ang isang kwintas na may nakalagay na pangalan niya. Kinuha yun ni Adler at lumapit to sa kanya upang isuot yun sa leeg niya. Hindi pa rin makapagsalita si Esmeralda at hindi makagalaw. Nang maisuot nito sa kanya ang kwintas, ay bumalik ang tingin nito sa mukha ng babae. Esme, please talk. I'm getting scared. Wika nito. Malakas na bumuntong hininga si Esmeralda upang kumalma. Hindi siya tanga upang hindi malaman kung bakit nakakaramdam siya ng saya sa tuwing kasama niya ang lalaki. At sa loob ng ilang buwan niyang pagpilit sa kanyang sarili na wala siyang nararamdaman para kay Adler, sa mga oras na yon ay inamin niya ang kanyang totoong nararamdaman para rito. Gusto ko nang magpakatotoo sa sarili ko, Adler. Masaya akong malaman na mahal mo rin ako at... Rin? Anong ibig mong sabihin, Esme? Nakangiting putol ni Adler sa sinasabi niya. Mahal din kita, Adler. Matagal na. Baka nga ako pang unang nagkagusto sa ating dalawa. Pag-amin niya. Nagulat siya nang bigla siyang hinigit ni Adler papalapit dito at mahigpit siyang niyakap. I'm so happy right now, Esme. Hindi ko alam na parehas tayo ng nararamdaman. Pero nagkakamali ka. Akong unang nagkagusto sa ating dalawa. Dahil yung unang nagtama ang mga mata natin sa karinderya, alam kong hindi na kita dapat pampakawalan pa. Bulong nito sa kanyang tenga habang yakap nila ang isa't isa ng mahigpit. I love you, Esme. Please be my girlfriend. Mahal din kita, Adler. Oo, pumapayag ako maging girlfriend mo. Nagkaroon nga silang dalawa ng relasyon. Wala nang ibang mahihiling pa sa Esmeralda dahil walang araw na hindi pinapaalala ng lalaki kung gaano siya nito kamahal. Isang araw ay nagkayayaan silang mag-movie marathon sa apartment ni Adler. Yun ang bonding nila kapag parehong walang trabaho at tinatamad silang mag-date sa labas. Ilang buwan na rin ang relasyon nila. Mahal, bakit nga pala hindi mo sinabi sa akin na aalis ka at mag-a-abroad? Nagtatakang tanong niya kay Adler. Nakaupo sila sa sofa habang ang braso nito ay nasa kanyang balikat. Bukas ang TV pero wala naman doon ang atensyon nila. Kasi hindi na ako sigurado kung tutuloy pa ako, mahal. Seryosong sagot nito habang himas ang balikat ng dalaga. Napalingon siya kaagad sa nobyo. Ha? Ang sabi ni Emma na yun ang pangarap mo.
ang makapagtrabaho sa New York bilang isang engineer. Bakit hindi ka na sigurado ngayon? Di ba may offer daw sa Euro ng isang malaking engineering firm? Gulat niyang wika. Humigpit ang kapit nito sa kanyang kamay. I don't want to leave you, Esme. Nung nakilala kita, alam ko na sa sarili kong may nararamdaman ako para sa'yo. Doon nag-umpisa na hindi na ako sigurado kung aalis pa ba ako ng bansa. Sagot nito. Pero pangarap mo yun, Adler. Pangarap din naman kita, Esme. Hindi katwiran yan. Ano na lang ang sasabihin ng mami mo at mga kaibigan? Hadlang ako sa pangarap mo? Wala naman silang sasabihin. Masaya naman ako rito sa trabaho ko. Lagi pa kitang nakikita at nakakasama. Kaya hayaan mo na yun, okay? Ikaw ang priority ko. Pero ipangako mo na pag-iisipan mo pa rin yung mabuti, okay? Tumango lang ito. Napabuntong hininga na lamang si Esme. Gustuhin man niyang ipilit na ituloy nito ang pangarap, wala naman siyang magagawa. Simula noon ay hindi na nila muling napag-usapan pa ang tungkol sa pag-alis ng lalaki. Aminado naman si Esmeralda na gusto niyang makasama ito at kung makasarili lang siya, ay pipigilan pa nga niya itong umalis. Nagpatuloy ang kanilang mga buhay. Ang daming nalaman ni Esmeralda na bagong bagay tungkol sa lalaki. Madalas itong maglambing sa kanya sa tuwing pagod na pagod ito sa trabaho. At sa tuwing sasapit ang weekend ay palagi silang lumalabas at nagde-date. Madalas din siyang sinusurpresa ng lalaki ng mga bulaklak at kung ano-ano pang mga bagay na nagiging dahilan upang mas mahalin pa nila ang isa't isa. Kahit binabawalan niya itong bigyan siya ng kung ano-ano, ay siki pa rin si Adler para pakiligin siya. Masaya silang dalawa sa relasyon nila. Ngunit nang sumapit ng kaarawan ni Adler ay nagkaroon sila ng isang seryosong pagtatalo. Ano bang sinasabi mo, Adler? Tanong ni Esmeralda. Nasa loob siya ng kwarto nito upang makapag-usap sila ng maayos dahil maraming bisita ang binata sa may salas. Nanatili naman ang ngiti sa labi ni Adler. I told you, my decision is final, mahal. Hindi na ako aalis ng bansa. Hindi na kita iiwan. Seryosang saad nito. Sumabog sa inis si Esmeralda dahil sa narinig. Nababaliw ka na ba? Akala ko ba pangarap mo ang trabahong yun sa New York? Malakas niyang sigaw dahilan upang mawala ang ngiti ng lalaki. Oo nga, pero may mga kumpanya rin naman dito sa Pilipinas na nag-aalok sa akin, Esme. Hindi ba mas maganda kung dito na lang ako magtrabaho? Hindi mo ba naiintindihan, Adler? Simula pa man, pangarap mo nang makaalis ng bansa. Ngayon ka pa ba aayaw kung kailan malapit mo nang matupad ang pangarap mo? May job offer ka na. Ikaw na lang ang hinihintay nila. Bakit mo yun sasayangin dahil sa akin? Ayaw kong nag-aaway tayo, Esme. I just told you my reason. Kung ayaw mo palang mag-aaway tayo, tanggapin mo ang kontratang inaalok sa'yo sa New York. Hindi naman ganun kadali yun, mahal. Ayaw kong iwan ka. Nagbago na lahat simula nang makilala kita. At mas gusto kong makasama ka kaysa magtrabaho sa ibang bansa. Sinabi ko na yun sa'yo, di ba? Mahinahong paliwanag ni Adler. Nag-iisip ka ba ng maayos, Adler? Mas gusto mo akong makasama kaysa tuparin mo ang pangarap mo? Sinabi ko na sa'yo huwag mo kong intindihin, di ba? Okay lang ako. Kaya ko maghintay. Ang gusto ko lang namang mangyari ay tuparin mo ang pangarap mo habang pwede pa at kaya mo pa. Dahil ayoko maramdaman mo ang naramdaman ko nung hindi ko malang natupad ang mga pangarap ko. Ba't ba ang tigas ng ulo mo? Ganoon lang ba kadali sa'yo yun, Esme? Na hindi mo ako makakasama ng ilang taon? Madali lang ba sa'yo yun? Madali lang ba sa'yo yung LDR? Hindi ang makasama ka o ang makasama mo akong importante rito. Ang importante rito ay ang matupad mo ang pangarap mo, Adler. Nabasag ang boses ni Esmeralda. Sa kanya lang napansin na umiiyak na pala siya. Nagbago na ang pangarap ko simula nung makilala kita, Esme. Alam kong matagal ko nang gusto ang umalis ng bansa. Pero gusto ko rin namang makasama ka. At buo na ang desisyon ko. Ayaw kong iwan ka rito. Wika ni Adler. Nagbago na ang pangarap mo simula nung makilala mo ko? Kung ganun naman pala ay sana, hindi na lang kita nakilala kung ibabasura mo lang ang pangarap mo para sa akin. Ayaw kung ako ang maging dahilan kung bakit hindi mo matutupad ang pangarap mo. Yun lang naman ang gusto ko, Adler. Mahal, ikaw na ang pangarap ko. Ayaw mo ba akong makasama lagi? Ayaw mo ba tayong makasal? Nag-iipon na ako, di ba? Gusto. Gustong gusto ko, Adler.
Pero kung bibitiwan mo ang pangarap mo para sa akin, mas mabuti na lang siguro na maghiwalay tayo. Dahil mas gusto kong lalaking may pangarap sa buhay. At lalong ayaw ko na kapag naghihirap na tayo habang nagsasama, ay sisihin mo ko dahil pinakawalan mong isang oportunidad dahil sa akin. You're missing my point, Esme. Ikaw ang hindi makuha ang punto ko, Adler. Ayaw kong pakawalan mo ang sarili mong pangarap. Kaya kung iiwan mo yun at kakalimutan lang, maghiwalay na lang tayo. Mariing pahayag niya at mabilis na umalis. Tinangka pa siyang hawakan ni Adler sa kamay para magmakaawa na huwag siyang umalis. Ngunit marahas niyang hinawi ang kamay nito at tuluyan na siyang lumabas ng kwarto. Hindi na pinansin ni Esmeralda ang mga taong nasa sala at nagsasaya. Lumabas siya ng apartment ni Adler habang patuloy na umiiyak. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata habang naglalakad pabalik sa kanyang apartment. Sa gitna ng kanyang pag-iyak ay narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Senyales na may tumatawag. Huminto si Esme sa paglalakad at malakas na bumuntong hininga bago sinagot ang tawag. Hello, Ate Pat? Bakit ka po napatawag? Tanong niya sa nasa kabilang linya. Ang tumawag ay ang kanyang kapitbahay sa probinsya na tumitingin-tingin sa kanyang lola at kapatid. Esme, ang lola mo wala na. Umiiyak na saad nito, dahilan upang mapahigpit ang kapit niya sa kanyang cellphone. Ate Pat, ano pong nangyari? Paano wala na si Lola? Galgalang boses na tanong ni Esmeralda. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay at lalong bumilis ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga mata. Inatake siya sa puso, dead on arrival na sa ospital. Umiiyak na kwento nito. Uuwi po ako, Ate Pat. Kayo na po muna, bahala riyan. Sige, Esme. Nagtutulong-tulong na kami rito kasama si Kapitan. Mag-iingat ka sa biyahe. Hinihintay ka ng kapatid mo. Ikaw na lang ang tumawag sa ate mo at ibalita ang nangyari. Sige po, Ate Pat. Salamat. Wika ni Esmeralda at pinatay na ang tawag. Nagmadali siyang umuwi ng kanyang bahay at nag-impake habang patuloy na lumalabas ang mga luha sa mata niya na parang butil ng bigas. Ramdam na ramdam niya ang panghihina ng kanyang buong katawan habang nag-iimpake. Gusto niyang huminto sa ginagawa at umiyak ng malakas. Ngunit sa isip niya ay ang kanyang kapatid na nasa probinsya. Kailangan na niyang makauwi sa lalong madaling panahon. Nang makarating siya ng Iloilo kung saan siya lumaki, lungkot ang bumalot sa kanyang puso dahil ito ang unang beses siyang umuwi pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho niya sa Maynila. Ngunit ngayong umuwi na siya, ay wala na ang kanyang lola na naghihintay sa kanya. Samantala, sa loob ng apartment ni Adler, pinapanood lamang siya ni Emma na uminom ng alak habang nakatitig sa kawalan. Tatlong araw ka ng araw-araw umiinom ng alak, Adler. Masama na yan sa kalusugan mo. Wika nito sa kanya, ngunit nanatili ang tingin niya sa kawalan. Wala nang mas masama pa sa katotohanang iniwan niya ako. Sagot niya at mabilis na inubos ang alak sa kanyang baso. Magbubukas pa sana siya ng panibagong alak, ngunit mabilis na inagaw ni Eman ang bote at tiningnan siya ng masama. Oo, iniwan ka niya. At ano sa tingin mo ang dahilan? Naiintindihan ko naman ang gusto niya iparating nang nag-away kami, pare. Hindi mo naiintindihan. Kasi kung naiintindihan mo, hindi na kailangan pang umabot sa punto makipaghiwalay siya sa'yo. I just don't want to leave her. Gusto ko makasama siya kaysa ang umalis ng bansa. Nag-iipon na nga ako para sa kasal namin pero bakit parang hindi pa rin sapat sa kanya? Ang gusto lang naman ni Esme na mangyari ay ito pa rin mo ang pangarap mo, Adler. Matagal na tayong magkaibigan. Alam ko kung gaano mo ka gusto na umalis ng bansa. At hindi ibig sabihin na iiwan mo siya para sa pangarap mo ay aabandonahin mo na rin siya. Sabi nga niya okay lang naman siya, di ba? At hihintayin ka niya bumalik basta ituloy mo lang ang pangarap mo. Alam mo rin hindi niya natupad ang pangarap niya kaya kanya pinupush na to pa rin ang sayo. You should have listened to her, pre. Nanahimik sandali si Adler pagkatapos yung marinig. Nakaramdam siya ng inis dahil alam niyang tama ang kanyang kaibigan. Unang beses niya lang magmahal ng babae kaya gagawin niya ang lahat upang hindi ito masira. Ngunit dahil sa padalos-dalos na desisyon niya ay nasira niya pa rin to. Hindi siya makapaniwala ang nag-resign si Esme sa karinderya. Wala na rin ito sa tinutuluyan nito.
Nang tanongin niya si Gemma ay sinabi lang nitong umalis na sa trabaho si Esmeralda at nag-text lang sa amo ng mga ito na hindi napapasok. Ganoon ba kasama ang naging desisyon niya para mauwi sila sa hiwalayan? Malakas na napabuntong hininga si Adler. Hindi siya sumuko sa paghihintay. Gusto niyang ayusin ang hindi nila pagkakaunawaan. Pero lumipas ang 2 buwan, 3, 4, at sumapit na ang 5 buwan, tapos na rin ang kanyang kontrata sa huling proyekto, ngunit hindi pa rin bumabalik si Esmeralda sa masamang-masama ang loob niya. Sinisisi rin niya ang sarili dahil pinagpilitan niya ang gusto. Mababaw lang naman ang naging away nila kung tutuusin at kayang-kaya pang ayusin. Kaya lang ay saan ba niya hahanapin ng babaeng pinakamamahal? Ni hindi niya alam at ang mga katrabaho nito kung anong address nito sa Iloilo. Yun ang malaking pagkakamali niya na hindi man lang niya inalam. Mukhang hindi na talaga siya babalik. Wika niya kay Eman. Linggo at naisipan na lang mag-inuman sa kanyang apartment. Tapos na ang kontrata mo, hindi ba? Bakit hindi ka na lang umalis ng bansa, pare? Sabi naman ng employer mo sa New York, open lagi para sa'yo yung offer nila whenever you're ready. Kompleto ka na rin sa papeles. Pero paano kung bumalik siya tapos nasa New York na ako? Kung babalik siya, hindi niya papaabuti ng 5 buwan. I know, pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Maghihintay pa ako. Ilang buwan? I don't know. Maybe 1 or 2. Sinasayang mo oras, Adler. Pero ikaw naman yan, kaya sige lang. Narito lang naman ako lagi for you. Hindi naman nakasagot kaagad si Adler. Alam niya sa kanyang sarili na nauubusan na siya ng pag-asa kung babalik pa ba si Esme. Lumipas pa ang 1 buwan. Nagdesisyon na siya na umalis ng bansa dahil sa tingin niya ay yun ang gusto ni Esmeralda na gawin niya. Habang nasa sasakyan si Adler papuntang airport, ay muli niyang tinawagan ang number ni Esmeralda. At sa hindi niya inaasahan, pagkatapos niyang tawagan ito ng 100 beses, sinugot din sa wakas ng dalaga ang kanyang tawag. Kabadong-kabado siya na napakasaya nang muling marinig ang boses nito. Esme, ang tagal kong hinintay na sagutin mo ang tawag ko. Nangihina ang boses niya. Ramdam niya pagtulo ng luha sa mga mata niya. Sorry, Adler. Alam mong mahal kita at wala akong ibang gusto para sa'yo kundi ang matupad mo mga pangarap mo. Sagot ni Esmeralda sa kabilang ninya. Nasaan ka? Bakit umalis ka sa trabaho at apartment mo? Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Mababaliw na ako, kakahintay sa'yo at kakaisip. Sorry, Adler. Hindi ko sinasadyang umalis ng biglaan. Sorry kung hindi na ako nakapagpaalam. Nung araw na nag-away tayo, nakatanggap ako ng balita na wala na ang lola ko. Kailangan kong umuwi ng probinsya noon. Gulong-gulo ako at problemado sa pera at sa kapatid ko na nag-iisa na sa bahay. Umiiyak nitong paliwanag. I'm sorry to hear that, Esme. Sorry I'm not by your side now. Malungkot na saad niya. Sana tinawagan mo ko. I can help you with money, alam mo yan. Nataranta na rin ako. May hawak akong pera nun pero pamasahe lang at panggasto sa libing ni Lola. Pero pagkatapos ng libing niya, gipit na gipit ako. Nag-aaral pa ang kapatid ko. Na isang lakot ng cellphone ko at ngayon ko lang natubos. Alam ko naghihintay ka ng tawag ko. Pero kailangan namin ng pera. I'm sorry, Adler. Does that mean na tayo pa rin? Hindi pa tayo break? Pag-usapan na lang natin yan pag nagkita tayo ng personal, Adler. It's okay, Esme. Nauunawaan ko. Wish I could go there right now. Bakit? Nasaan ka ba? Pero ayos lang naman. Nagtatrabaho na ako sa palengke dito. Kapag nakaipon ako, luluwas ulit ako ng Maynila para magtrabaho riyan. Pupuntahan kita sa apartment mo at mag-uusap tayo tungkol sa atin. No need. Papunta na ako ng airport ngayon. Tinanggap ko na ang kontrata sa New York. Tinupad ko na ang pangarap ko dahil alam kong matutuwa ka. Talaga? Kung ganun ay masaya ako para sa'yo, Adler. Salamat. Babalik ako, Esme. Babalikan kita. Wika niya at pinunasan ang luha sa mga mata. Hihintayin kita, Adler. I love you, Esme. I promise I'll be back. Mabilis lang ang 3 taon. Ipangako mo na hihintayin mo ako, okay? Humigpit ang kapit ni Adler sa hawak na cellphone. Hindi na siya makapaghintay na matupad ang pangarap niya at muling makasama si Esmeralda pagkatapos ng 3 taon. Dinig ni Adler na umiiyak ang dalaga sa kabilang linya,
kaya kay bigat ng dibdib niyang sumakay sa eroplano. Nagpatuloy ang mga buhay nila sa magkabilang panig ng mundo. Si Esme ay patuloy na nagtatrabaho bilang tindera sa palengke at si Adler naman ay bilang inhinyero sa New York. Dahil sa magkabilang oras ay madalang silang magkatapat ng oras na gising at nagkakatawagan. Hindi pa man sila formal na nag-uusap sa personal tungkol sa relasyon nila, alam nila sa mga puso nila na may babalikan sila sa isa't isa pagkalipas ng 3 taon. Isang gabi pagdating ni Esmeralda sa kanilang bahay mula sa trabaho, ay naabutan niya ang kanyang ate Eva sa kanilang salas na maraming sugat sa katawan at umiiyak. Ngayon lang ito umuwi mula sa pagtatrabaho nito sa Maynila bilang maid sa isang mayamang mansyon. Hindi nga ito nakauwi noong patay ang lola nila dahil walang pera. Pinadala nito lahat ng ipon nito kay Esme para ipambili ng kabaong ng lola nila. Anong nangyari sa'yo, ate? Nag-aalala ang tanong ni Esmeralda nang makalapit sa kapatid. Nasa tabi nito si Early na umiiyak din at hindi alam ang gagawin. Halos wala nang mapaglagyan ng sugat ang katawan ng kanyang ate Eva at nahihirapan siyang tingnan ito. Pansin niya rin na pumayat ang babae kumpara noong huli niya itong makita sa Maynila. Isang taon na ang nakalipas. Sinong gumawa sa iyo niyan, ate? Muling tanong niya. Yung amo ko sa mansyon, si Ma'am Adeline Salguero. Umiiyak na sagot nito. Tuluyan namang nadurog ang puso ni Esmeralda sa narinig. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay nang marinig ang pangalan ng ina ni Adler. Sino ate? Adeline Salguero? Hindi siya pwedeng magkamali na ito ang mommy ni Adler. Dahil madalas magkwento ang lalaki sa kanya tungkol sa ina nito at kung gaano nito kamahal ang ina. Nang makita niyang tumango ang kanyang ate ay tuluyan ang naramdaman ni Esmeralda ang panghihina ng mga tuhod niya. Napaupo na lamang siya sa sahig at malakas na umiyak. Sinabi ng kanyang ate na palagi raw kalit ang ginang dito. Hanggang sa palagi nang nakakaranas ang kanyang ate ng pagsampal, pananabunot at iba pang pananakit mula sa ina ni Adler. Gustuhin mang kasuhan ni Esmeralda ang ginang dahil sa galit na nararamdaman, ay alam niyang imposible dahil wala silang pera para idemanda ito. Napatingin ang dalaga sa kanyang cellphone nang tumunog yun. Nakita niyang tumatawag si Adler. Dahil ng galit na nararamdaman ay mabilis niyang pinatay ang tawag at tinanggal ang kanyang SIM card pagkatapos ay itinapon yun. Wala siyang ibang nararamdaman ng mga oras na yun kundi galit sa kanyang puso. Buong akala ni Esmeralda ay mabuting tao ang mami ni Adler dahil ang anak nito ay may mabuting puso. Ngunit napatunayan niyang nagkamali siya ng akala. Mula ng gabing yun ay nagpa siya siyang kalimutan ng pagmamahal niya kay Adler. Nag-focus na lamang siya sa sariling buhay kasama ang kanyang 2 kapatid. Ate, sigurado ka bang magaling ka na? Tanong niya sa kanyang ate Eva nang magpaalam ito na magkatrabaho na ulit. Pero sa Iloilo na lamang ito mamamasukan na tulad niya ay tindera rin sa palengke. Ilang buwan din bago tuluyang gumaling ang ate niya. Kahit magaling na ito ay dala-dala pa rin ni Esmeralda ang galit na nararamdaman para sa ina ni Adler. 5 years later. Naglalakad palabas ng naiya si Adler nang maramdaman niyang tumunog ang kanyang cellphone. Huminto siya sa paglalakad at sinagot ito nang makitang si Emma ng caller. Hello? Wika niya at nagpatuloy sa paglalakad. Welcome back to the Philippines, Engineer Salguero. Masayang saad nito sa kabilang linya, kaya napangiti ang lalaki. Thanks, Engineer. Nang makita niya ang driver ng kanyang mommy na susundo sa kanya, ay kaagad niyang iniabot dito ang maleta at mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan. Sa nakalipas na 5 taon ay marami nang nangyari kay Adler sa New York. Ang 3 taon niyang kontrata roon ay tumagal ng 5 taon. Bakit kahit sa cellphone lang kita kausap, naaamoy ko pa rin ang New York sa'yo? Natatawang wika ni Eman sa kabilang linya. Sumandal ang lalaki sa upuan ng sasakyan at mahinang natawa. Puro pa rin kalokohan ang alam mo, Eman. But kidding aside, natutuwa akong successful ka na talagang engineer at CEO. Alam ko naman talagang kayang-kaya mong tuparin ang pangarap mo. I'm so proud of you, pare. Isa na ngayong chief executive officer si Adler. Noong 2 taon na siya sa New York ay tumawag sa kanya ang kanyang lolo na sa Theodore Vallejo. Hindi niya maitatago ang galit para sa matanda dahil sa ginawa nito sa kanyang ina noon. Sinabi nitong ipapamana nito sa kanya ang wine company ng mga Vallejo
dahil masyado na itong matanda upang i-manage ang kumpanya. Hindi siya pumayag, ngunit noong sinabi ng matanda na may cancer ito sa puso at hindi magpapagamot kung hindi niya tatanggapin ang alok nito, ay walang nagawa si Adler kundi ang tanggapin ng pagiging CEO ng Vint Vineyards Company na isa sa mga sikat na kumpanya sa wine industry sa Pilipinas at Amerika. Nagtagal siya sa US para pamahalaan ang branch nito sa New York. Pinag-aralan din niya ang pagpapatakbo ng negosyo at ang pagtitimpla ng kanilang produkto. Sa ngayon ay okay na ang mommy niya sa lolo niya. Thank you, Eman. Sagot niya sa kaibigan sa kabilang linya. Anyway, ano palang balita kay Esme Adler? Natuntun mo na ba ang tinitirhan niya sa probinsya? O sisa nito. Malakas namang napabuntong hininga si Adler. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang hindi niya na makontak ang number ng babae at hindi na rin ito nagparamdam pa sa kanya noong ika-anim na buwan niya sa New York. Hindi pa rin. Pero yun ang gagawin ko kaya bumalik ako sa Pilipinas. I've been so busy for the past years. Kaya kahit gustuhin ko bang umuwi na at hanapin siya, hindi ko pwedeng iwan ang obligasyon ko sa winery ni Lolo sa New York branch. Wika niya at ilang sandali pa silang nag-usap bago niya ibaba ang tawag. Isa rin sa dahilan kung bakit gusto niyang bumalik ng Pilipinas ay dahil sa kanyang mommy. Kahit tinanggap na muli ang ginang ng kanyang lolo at binigyan na rin ng mana, hindi pa rin nawawala ang anxiety nito at anger management issue na minsan ay nauuwi sa pananakit ng kasambahay. Ilang araw pang lumipas, sa palengke kung saan nagtatrabaho si Esmeralda, ay kausap niya ang isang suki niyang ginang na may inaalok sa kanyang trabaho. Ginir po ba sa kumpanya sa Maynila? Tanong niya at tumango ito. Oo, malaki ang sahod kahit ganun ang trabaho. Nagtatrabaho rin doon ang anak ko at buwan-buwan siya nakakapagpadala ng pera sa akin. Ang sabi niya sa akin ay naghahanap pa rin sila ng mga cleaner. Pero wala naman po ako matutuloy na bahay sa Maynila kung magtatrabaho ako ron. Sagot ni Esmeralda sa suki. Pwede kang maging roommate ng anak ko roon, Esme. Naghahanap daw kasi siya para hindi gaano kalaki ang bayad niya sa apartment. Pwede kayong maghati ng bayad. Kaso wala po akong pamasahe pa Maynila. Mangutang ka na, Esme. Sayang naman. Malaki ang sahod kaysa dito sa palengke. Hanggang pag-uwi ni Esmeralda sa kanilang bahay ay iniisip niya ang tungkol sa trabaho sa Maynila. Malaki ang sahod at makakatulong sa kanila. Ngunit iniisip niya kung handa na ba siyang bumalik sa Maynila at saan naman siya kukuha ng pamasahe. Siguro naman ay hindi magtatagpo ang landasdamin ni Adler at ng nanay niya. Bulong niya sa kanyang sarili. Nang sabihin niya sa kanyang mga kapatid ang tungkol sa trabaho, ay kaagad namang pumayag ang mga ito. Ang ate na raw niya ang bahala sa bunso nila. Dahil sa pagbayag na mga ito, agad siyang nangutang sa 5-6 ng maipapamasahe pa Maynila. Nang makapag-impake ay kaagad siyang umalis. Gabi na nang makarating siya sa apartment ni Jane sa Maynila. Ito ang anak ng suki niya sa palengke. Pansin naman na mabait si Jane dahil pinagluto siya nito ng hapunan pagkadating niya. Kinabukasan ay sabay silang umalis papuntang Vint Vineyards Company Philippines. Pagdating nila sa gusali ay pinasa agad ni Jane sa HR ang resume niya. Ilang minutong naghintay si Esmeralda sa may lobby. Pagbalik ni Jane mula sa HR ay malaki ang ngiti nito sa kanya. Pasado ka, Esme. Masayang sabi ni Jane. Talaga? Ang bilis naman. Nagulat nga ako, yung CEO ng Vint Vineyards ang kumuha ng resume mo. Pagkakita niya pa lang ng pangalan mo ay sinabi niyang pwede ka nang mag-umpisang magtrabaho ngayon din daw. Paliwanag nito at bago pa makapagsalita si Esmeralda ay hinatak na kaagad siya nito. Tara na, magtrabaho na tayo, Esme. Wika ni Jane, nanatili namang nakaawang ang labi ng dalaga dahil sa pagtataka. Samantala, sa loob ng opisina ni Adler ay hindi siya mapakali. Kausap niya sa cellphone ng kanyang kaibigan at binalita niyang nag-apply si Esmeralda sa kanyang kumpanya. Bumalik siya, Eman. Masayang wika niya rito sa kabilang linya. Sino? Si Esme? Tumango siya. Sigurado akong hindi niya alam na ikaw ang CEO ng kumpanyang pinag-applyan niya. Pero anong plano mo, Adler? Ibabalik ko siya sa buhay ko, Eman. Ang akala ko ay kailangan ko pang mag-hire ng mga tao upang hanapin siya. Pero siya na ang kusang lumapit sa akin. Ano pang hinihintay mo? Kausapin mo na siya. Hindi ganun kadali yun. Gusto ko mang makasama siya ngayon ay hindi pa pwede.
May tamang pagkakataon para ron. Masaya siyang malapit na sa kanya ang dalaga. Ngunit hindi siya maaaring magdesisyon ng padalos-dalos dahil baka masira ang kanyang plano at tuluyan ang hindi bumalik sa kanya si Esmeralda. Well, if that's the case, balitaan mo na lang ako. I will. Isang linggo ang mabilis na lumipas simula na magtrabaho si Esme sa kumpanya. Maayos ang naging takbo ng pagtatrabaho niya. Hindi niya lang maintindihan kung bakit iniiwasan siya ng mga lalaki at hindi kinakausap. At hindi pa rin siya makapaniwalang ang bilis niyang natanggap sa trabaho. Isang gabi ay si Esmeralda na lamang ang naiwan na naglilinis sa lobby ng kumpanya. Nang matapos siya ay kaagad niyang ibinalik sa storage room ang mga cleaning materials at mabilis na hinanda ang sarili upang umuwi na. Hawak-hawak niya ang bag niya habang naglalakad palabas ng building. Ngunit kusang napahinto ang mga paa niya nang makita ang isang pamilyar na lalaki na nasa lobby at nakatingin sa kanya. Anong ginagawa niya dito? Tiningnan niya si Adler mula ulo hanggang paa. Ang laki na ng pinagbago ng lalaki at sumisigaw yun ang karangyaan na wala si Esmeralda. 5 years have passed. How are you, Esme? Baritonong tanong ni Adler. Kaagad na nakaramdam si Esmeralda ng galit para sa ina ng lalaki. Hindi niya makakalimutan ang ginawa ng ginang sa kanyang ate. Huwag mo akong tawagin sa palayaw ko, Engineer Salguero. Seryosong saad ng dalaga. At isa pa, kung anumang nangyari sa 5 taon na lumipas ay hindi ba dapat wala ka ng pakialam? Nakita niyang tumaas ang kilay ni Adler at napakagat sa labi. So you're expecting that I don't care about how you are in the past 5 years? Ganoon na nga. At dapat ay umakto kang ganun din. Matigas na wika ni Esmeralda habang wala pa ring emosyon ng kanyang muka. Paano kung ayoko? Paano kung may pakialam pa rin ako sa'yo? At kung mahal pa rin kita, may magagawa ka ba ron, Esmeralda? Ano bang nangyari sa atin? For the past 5 years, lagi kong iniisip kung ano bang ginawa ko at iniwasan mo ko. Wala na akong pakialam pa sa'yo at sa buhay mo, Adler. Galit niyang sigaw. Ramdam niya panginginig ng kanyang mga kamay. Iniisip niya kung may alam ba ng lalaki sa ginawa ng sarili nitong ina sa kanyang ate. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Adler dahil sa pagsigaw niya. Why are you mad? Tinupad ko ang gusto mong gawin ko kapalit ng paghihiwalay nating dalawa. Tinanggap kong kontratang inaalok sa New York. I'm a successful engineer now. Hindi lang yun. Hinigitan ko pa ang pangarap ko noon. May-ari na rin ako ng isang construction firm at isa na akong CEO ng kumpanyang to. Natupad ko na mga pangarap ko. Habang iniisip kung bakit bigla ka nalang nawala na parang bula. Mahinahong wika nito. Ikaw ang CEO ng Vint Vineyards? Yes, at bumalik ako para sa'yo, Esmeralda. I'm still madly in love with you. Tinupad ko na mga pangarap ko, at sana'y hayaan mo naman akong tuparin ang pangarap kong makasama ka ulit. Puno ng pagsusumamo ang boses nito. Hindi na kita mahal, Adler. Kinalimutan na nga kita eh. Kaya sana ganun din ang gawin mo. But why? May asawa ka na ba? Sariling pamilya? But according to your resume, single ka. Ano namang paki mo? May pakialam ako dahil iniwan mo ako sa ere, Esme. Gusto mo ba talagang malaman kung bakit kinalimutan na kita? Dahil yun sa mami mo, Adler. Galit na wika ni Esmeralda. Anong kinalaman niya rito? Inalo ka ba niya ng pera? Naguguluhang tanong nito. Hindi mo ba alam na inabuso niya ang ate ko? Ano? Are you serious? Bakit hindi ang nanay mong tanungin mo? Sinampal, sinabunutan, tinulak at sinaktan niya ang ate ko. Sino siya para gawin yun? Nagtatrabaho ng maayos ang ate ko sa kanya bilang maid. Tapos sasaktan niya lang ng ganon? Galit na galit niyang sagot. She did that? Halos pabulong na wika ni Adler. Oo. Wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi. Ang gusto ko lang sabihin ay wala siyang karapatan na gawin yun sa ate ko. At dapat siyang mabulok sa kulungan. Matinding trobang naranasan ng ate ko dahil sa kagagawan ng nanay mo. At hindi ako papayag na hindi niya panagutan ng ginawa niya. Nanahimik kami ng 5 taon dahil sa kawalan ng pera. Pero sa oras na makaipon ako, babalikan ko ang nanay mo na mapang-abuso sa kapwa. I'm sorry, Esme. I should have been here when you needed my help. Huli na. If you should have told me sooner, natulungan sana kita. I will not tolerate her. Talaga ba? Kaya mong ipakulong ang sarili mong ina?
Nang hindi na makasagot pa ang lalaki ay kaagad siyang umalis sa harapan nito at naglakad palabas ng gusali. Ngayon na alam na niyang si Adler ang may-ari ng pinagtatrabahuhan niya, wala na siyang dahilan pa upang magtrabaho rito. Tama nga ang hinala niya. Isang kamalian ang bumalik ng Maynila. Ramdam na ramdam ni Adler ang panginginig ng kanyang mga kamay nang pumasok siya sa kwarto ng kanyang mami at naabutan niya itong nag-iimpake. Pagkatapos nilang mag-usap kanina ni Esme ay agad siyang nagtungo sa mansyon ng kanyang lolo. "What are you doing, Mom?" Seryosong tanong niya at kaagad siya nitong nilingon. "Hindi ba sinabi ko na sayang may flight ako bukas dahil gusto ko magbakasyon sa Australia? Gusto ko mag-unwind. Narito ka na naman kaya ikaw na muna bahala sa lahat." Umigting ang panga ni Adler sa narinig. "May I ask you something, Mom? Have you hurt one of your maid back then?" Tanong niya at nakita niya kung baanong natigilan ng ina sa paglalagay ng damit sa maleta. "What are you talking about, Adler? Totoo bang may inabuso ka 5 years ago, Mom?" Galit niyang ulit. "Kanina mo naman nalaman yan." "Yan ba ang importante ngayon? Sabihin mo sa akin kung totoo bang ginawa mo yun." Sigaw niya at nag-umpisa ng umiyak ang ginang. "Eh, hindi ko sinasadya yun, anak. Galit lang ako nung panahon na yun at wala ako sa tamang pag-iisip dahil sa anxiety ko. I was mad over nothing noon. Nakainom din ako." Sagot nito habang umiiyak. "Alam ba na kapatid ng babaeng mahal ko sinaktan mo, Mom?" Nahihirapang wika niya. Ramdam niya ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi ko sinasadya yun. Patawarin mo ako, anak." "Hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad, kundi sa taong sinaktan mo. Kailangan mong panagutan ang ginawa mo. Kailangan mong makulong, Mom." Lumakas ang iyak ng ginang sa huli niyang sinabi. Tatanggapin kong kasalanan ginawa ko, Adler. Kahit makulong pa ako, ayoko ng takbuhan ng nagawa kong pagkakamali noon." Nangihina nitong wika. "Bakit inakasan mo kasalanan mo noon? What did you do? Bakit hindi mo man lang pinagamot yung tao?" "Natakot din ako noon, anak. I was terrified for what I did nung nakita kong nahulog siya sa hagdan. I called your lolo and he helped me to fix the problem. I thought he did, but he just bought a plane ticket for that maid. He just gave her full salary." "Maniwala ka na hinintay ko naman na balikan ako ng maid na yon so I can apologize. Pero hindi na siya bumalik." "Then I will take you to jail. Not because she's Esmeralda's sister, but because you did wrong. Alam mo ba na ang tingin nila sa atin ay mayaman na mapang-abuso? You know that we're not rich, Mom. Higit sa lahat, dapat naiintindihan mo ang kagaya nila. Pero bakit nagawa mo pa rin siyang saktan? You can control your anger when I'm staying with you. I thought you can continue doing that kahit nasa malayo ako. But I was wrong." "I'm sorry, anak. Nung umalis ka, kapag namimiss ko kayo ng daddy mo, parang galit na galit ako sa mundo." "You should pay for it, Mom." Agad niyang tinawagan ng abogado niya para samahan siya na dalhin sa presinto ang ina. Ibabalik niya na sana ang kanyang cellphone sa bulsa nang makatanggap siya ng text galing sa kanyang sekretary na sinasabing nag-resign na si Esmeralda. Naramdaman ni Adler ang takot sa buong katawan. Hindi niya hahayaang mawala ulit ito sa kanya. Sa kabilang banda, bumangon si Esmeralda mula sa pagkakahiga nang marinig niyang may kumakatok sa labas ng kanilang silid. Kakabalik lang niya kaninang madaling araw sa probinsya pagkatapos niyang mag-resign sa pagiging cleaner sa kumpanya ni Adler. Pinagsisisihan niyang bumalik pa siya ng Maynila. Sinabi niya sa kanyang ate ang totoong dahilan kung bakit siya nag-resign. Ayaw niyang magsinungaling dito. Ang akala niya ay hindi na niya muling makikita si Adler. Ngunit nagkamali siya. Dahil nang buksan niya ang pintuan ng bahay nila, ay si Adler ang bumungad sa kanya na halatang pagod na pagod at walang tulog. Adler, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang tirahan ko?" Takang tanong na Esmeralda. "Natatakot akong mawala ka ulit sa akin, kaya pinuntahan na kita rito. Nalaman ko kay Jane kung saan ka nakatira." Seryosong sagot nito. "Ano bang kailangan mo sa akin? Pinaliwanag ko na sa iyong wala na tayo, hindi ba?" "Ipapakulong ko si Mom," saad ni Adler. "Hindi dahil gusto kong bumalik ka sa buhay ko, kundi dahil gumawa siya ng kasalanan na labag sa batas. At kahit importante siya sa akin, kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya." "Anong nangyayari rito, Esmeralda? At sino yung kausap mo?" Narinig ng dalawa ang boses ng kanyang ate.
nakita niya itong naglalakad papalapit sa kanila. Ate, wika ni Esmeralda at kaagad na nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang naglakad si Adler papalapit sa kanyang ate at biglang lumuhod. I'm Adler Salguero, anak ng babaeng umabuso sa'yo. Nakaluhod na pakilala nito habang nakayuko. Naramdaman ni Esmeralda ang pagtulo ng kanyang luha. Ako na ang personal na humihingi ng tawad sa ginawa ni Mami sa'yo. I'm so sorry. Handa akong ipakulong siya para mabigyan ng hustisya ang ginawa niya sa'yo noon. Hindi makapaniwala si Esmeralda na mabibigyan na ng hustisya ang kanyang ate. Maya-maya ay may dumating na isang abogado at kinuhanan ng pahayag ang kanyang ate. Kaya lumabas muna silang dalawa ni Adler. Sigurado ka bang handa kang makulong siya? Siya pa rin ang mami mo, Adler. Tanong na Esmeralda habang nakaupo sila sa may terrace. Nasakit sa akin na makita siyang nasa loob ng bilangguan. Pero kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit galit ka sa akin at kung bakit bigla ka nalang nawala sa buhay ko noon. Hindi ko kilala ang ate mo dahil nasa New York ako nung lumipat si Mami sa mansyon ni Lolo. Sabi ni Mami, doon daw niya nakilala ang ate mo. She's mentally ill as me. She has anxiety and anger management issue. Nagsimula yun nang mamatay si Daddy. When we were living together, nakokontrol pa niya ang sarili niya. Pero nung nag-abroad ako, tumindi ang anger issue niya. So may ambag pala ako sa issue ng nanay mo. Kung hindi kita pinilit na mag-abroad, hindi sana magkakaganon ng mami mo. No. That's not what I meant, Esme. I just wanted you to know na handa akong tulungan ka sa kaso ng ate mo, kahit na mami ko pa siya. Umiwas ng tingin si Esmeralda. Thank you. Alam ko namang gagawin mo ang tama. Pero dahil sa galit ko, nadamay ka at tinalikuran. Sorry. Nauunawaan ko. Kahit nasan ako, hindi pa rin ako sumuko. Umaasa pa rin ako na magkikita tayong muli. Kaya sobrang saya ko nung mabasa kong resume mo. Siguro nga panahon na rin para itama ang lahat. Teka, kamusta na pala ang buhay mo, Adler? Masaya ako sa mga narating mo sa buhay. Nung iniwan mo ako, napagtanto kong tama ka. Unang beses ko lang magmahal ng babae noon at gusto kong ibigay ang lahat sa'yo. At ayokong iwan ka. Kaya pinagbuti ko ang buhay ko. Until Lolo offered something big na nagpabago ng gusto sa buhay ko. Pero kahit CEO na ako ng winery, mahal ko pa rin ang pagiging engineer. Kaya nagtayo ako ng construction firm. Si Emma nang nagmamanage. Proud ako sa iyo, Adler. Hindi napunta sa wala ang paghihiwalay natin dahil natupad mo na ang mga pangarap mo. Nakangiting saad ni Esmeralda. Salamat. Ikaw, kumusta ka na? Namiss kita. Okay lang ako. Ganun pa rin, surviving. Mahirap pa rin. May isa pa akong pangarap na gustong matupad, Esme. At yun ay ang bumalik ka sa buhay ko. Walang paligoy-ligoy na wika ng lalaki. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbago sa pangmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita, Esme. Sana matupad ko rin ang pangarap ko na makasama ka habang buhay. Mahal pa rin kita, Adler. Alam ko naman sa sarili ko yun. Ayaw ko lang aminin dahil sa ginawa ng mami mo. Kaya mo pa rin ba akong tanggapin kahit na iniwan kita noon? Kahit na magkaiba na tayo ng estado sa buhay? Kahit na pamilya kong rason kaya makukulong ang mami mo? Napaawang ang labi ni Adler at hinawakan ng kanyang kamay. I'm still so in love with you, Esme. Please, let's start again and let's fulfill our dreams together. I don't care about the past. What matter is now and the future. Sige, tuparin natin ang isa nating pangarap, Adler. Kung ganun, handa ka na bang pakasalan ako? Oo naman. 5 taon kong hinintay ang pagkakataon na to. Hindi ko napakakawalan. Mahigpit na nagyakap ang dalawa at sandaling pinaglapat ang kanilang mga labi na punong-puno ng kasabikan. Ilang buwan ang lumipas at tuluyan ang nakulong ang mami ni Adler. Personal ding humingi ng tawad ang ginang sa kapatid ni Esme. Habang sila naman ni Adler ay muling nagsama. Close na rin ang nobyo niya sa kanyang mga kapatid. 1 taon ang lumipas ay pinatira na sila ng lalaki sa mansyon nito na bagong gawa. Pinaaaral din ni Adler ang kanyang bunsong kapatid. Ayaw man ni Esmeralda, ngunit hindi pumayag si Adler. Dahil para sa lalaki ay pamilya na rin ang turing nito sa mga kapatid niya. Binigyan din nito ng magandang trabaho sa winery ang ate niya. Salamat, Adler.
na dahil sa'yo ay nakikita ko na muli ang kasiyahan sa mukha ng mga kapatid ko. Nakangiting wika ni Esmeralda habang nakatambay sila sa veranda ng mansyon. Humiti naman ito pabalik sa kanya at may inabot na envelope. Nang buksan ni Esme yon ay kaagad na nanlaki ang mga mata niya. Mag-aaral ulit ako, mahal? Makakapag-college na ako? Masayang tanong niya at kaagad naman siyang niyakap ng lalaki at hinalikan sa ulo. I told you, sabay nating tutuparin ang mga pangarap natin, mahal. Bulong nito sa kanya. Paano ang kasal natin? I can wait until you're ready. Sa ngayon, tuparin mo muna ang pangarap mong maging guro, mahal. Mahal na mahal kita, Adler. Salamat sa lahat-lahat. Anong gagawin ko kung wala ka? I love you too. Ilang taon nang lumipas at ganap ng isang guro sa elementarya ang dalaga. Hindi siya makapaniwalang natupad na ang pangarap niya at hindi yun mangyayari kung wala si Adler. Punong-puno ng kasiyahan ang kanilang mga puso, lalo na noong sila'y magpakasal sa simbahan at mga kung hindi nila iiwan ang isa't isa. Isang buwan lamang ang lumipas ay nagkaroon agad sila ng anak na babae na naging dahilan upang mas lalo pang maging masaya at perpekto ang kanilang pagsasama. Para sa kanilang dalawa, ang mga pangarap ay matutupad kung nakasuporta sa iyong tabi ang mga taong mahal mo. Dahil ang pangarap at pagmamahal ay parehas na mahalaga para sa mag-asawang Esmeralda at Adler. At sa mga taong lumipas, hindi sila makapaghintay na sabay nilang tuparin ang mga pangarap nila para sa kanilang masayang pamilya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.